Eksklusibong ibinahagi sa Bombo Radyo La Union ni Retired Brigadier General Tomas Dupin Sr. ang sarili nitong karanasan noong sumiklab ang EDSA Revolution taong 1986. Maliban sa pagiging pinuno ng Regional Unified Command 1 ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas sa Hilagang Luzon, nagsilbi din siyang commander ng Task Force Amiana na nangangasiwa para sa seguridad ng First Family ni Pangulong Ferdinand Marcos sa lalawigan ng Ilocos Norte. Ayon kay General Dumpit, noong una ay hindi nila pinaniwalaan ang ulat na umanib sa hanin ng oposisyon sina Defense Minister Juan Ponce Enrile at General Fidel V. Ramos. I remember noong February 22, yung isang staff officer ko noon, si Major Hokotan, siya nag-report sa akin sa headquarters. Nandun din ako doon sa headquarters sa Dakwa. I-report sa akin na nag-depict daw si Secretary Enrile at saka si General Ramos sa oposisyon. Noon, hindi na pinaniwalaan yun. Kaya sabi ko, baka mayroon lang kaunting diferensya with General Ver. I understand you getting more to it. No, to it because I'm not intervening with our troops. And we cannot keep on doing what we do yesterday. We need to be still, you know, we need to be still. My order is to disperse. You know, all the time, Mr. President. Without shooting them. No. You disperse the crowd without shooting them. At that time, I was then the commanding general ng Regional Unified Command Number 1 sa Region 1. Concurrent ako noon na regional commander ng PC Integrated National Police. At saka, commander ako ng Task Force Amianan sa Ilocos Norte. Alam mo yung sa Task Force Amianan, that is exclusively for the security of the president and family pag nandun na sila Ilocos Norte. Mayroon akong 2 combat battalion doon. Mayroon akong 4 na helicopter at saka more than 20 na militia na nagsisecure na Ilocos Norte during that time, during my time. Nakahanda na noon ang Task Force Amianan at naghihintay sa pag-uwi ng Pangulo sa kanilang tahanan sa Ilocos Norte matapos lisanin ang palasyo ng Malacañang. Nang mabatid ni General Dumpit na hindi na bumalik ng Pilipinas ang Pangulo na nasa Hawaii, ay sinimulan na nito magtago kasama ang kanyang anak na si Second Lieutenant Tomas Dumpit Jr. at si Major JP Tamayo. Nang magpaalam ang general sa kanyang tauhan sa kampo, ay pinaalalahanan niya ang mga ito na malaya silang mamili ng aaniban. Si General Dumpit ay sinasabi na isa sa pinakatapat at pinakahuling general ni Pangulong Marcos na tinutugis ng mga kapwa niya sundalo noong administrasyon ni Pangulong Corazon Aquino. Ang helicopter ko doon, 8. Dalawa ang Sikorsky na may gunship yun. No? Mayroon isang Islander. Then marami ka rin mga suporta doon ng mga militia forces. Kaya 4 battalions, combat infantry battalion dito noon sa Region 1. Yes, sir. Yan ang situation. Tumawag si General Bear, sabi niya, are you ready, Tom? Sabi niya. So far, we are ready, sir, sabi ko. Kung anong instruction nyo, yun ang gagawin namin. Sabi ko naman. Paano yun din naman, tumawag din si President Marcos. Tinanong din ako, oh, General, what's the situation there? Sabi ko, sir, we are ready, just in case. You plan to come here, sabi ko naman. Yun. Marami ang instruction doon, pero that is the more or less the meat. Yes, sir. Sir, isang tanong pa, no? Noong pong umalis si Presidente Marcos noong po sa Malacañang, ano na po nangyari po sa inyo noon, sir? Hindi, noong umalis na si Presidente Marcos, we are still waiting, we did not believe it. Opo. Kasi pero nasabi nila na linipad na sa Hawaii, wala na kaming magawa. Opo. We waited and waited in Region 1 doon. I waited for my replacement for 2 days. Walang dumadating. So, no, walang dumadating, may nagbulong naman sa akin. So, na, sir, yung dadating sa inyo na re-relieve, may order ata ng higher up na he will place you under house arrest, sabi niya.